agiat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay umayo at ihayag, at ihayag ang dulot ng kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kaniyang misyon at ngayon ay nalulukluk sa kaluwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyosan ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, itong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo.
Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhat ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan ng kaniyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kaniyang tinunghayan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanang niyang sa kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinakako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ng mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ang dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kalwalatian inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Humayot magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon ay ang ikalawang misteryo ng luwalhati sa Santo Rosario. At ito ay naganap 40 araw matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, isinalaysay sa atin na pagkatapos mamatay sa krus ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, siya ay muling nabuhay at nagpakita sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang mga apostol sa loob ng 40 araw. Sa mga sandaling iyon, siya ay gumawa ng mga kababalaghan at nagturo tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kung mapapansin po ninyo, bagamat patapos na ang kaniyang misyon sa lupa, ito ay mananatiling buhay. Bumalik siya sa kaluwalhatian ng Ama, pero hindi naman talaga siya nawala. Kapiling natin sa ibang paraan na hindi saklaw ng ating oras at lugar ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ibig sabihin, hanggang sa kasalukuyan, mararanasan natin ang presensya at paghahari ng ating Panginoon at nagpapatuloy pa rin siya sa kaniyang gawaing pangkaligtasan at misyon habang tayo ay nariritong lahat sa mundong ito. Kaya nga ang tanong, paano po ninyo nalaman, Father, na nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan ang misyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Di po ba't siya'y umakyat na sa langit? Una, bago siya umakyat sa langit, ay isinugon niya sa atin ang banal na Espiritu Santo bilang kanyang kahalili. Ikalawa, isinugo din niya ang kanyang mga alagad at mga apostol upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa mula Jerusalem hanggang sa Palestina at sa Israel, at aabot ang mensahe ng Diyos hanggang sa pinakahuling dako ng daigdig.
Kaya pakinggan po nating muli ang habilin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po, siya mismo ang nagsabi, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." At ito yung napakagandang paalala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. "Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Minsan po, may isang kaibigan ang nagtanong sa akin, "Father, bakit po ganoon? Noong bumagsak ang aking negosyo, nawala pong bigla ang marami kong kaibigan. Hindi na po nila ako nakilala. Pero noong kalakasan ng aking negosyo, maya't maya ang pagtawag nila sa akin. Pati po ang kamag-anak ko, kulang na lang pagtabuyan ako kapag ako ay humihingi ng tulong sa kanila. Ang dami ko po noong mga ari-arian, mga sasakyan, mga lupa at bahay. Pero unti-unting nawala sa pagkalugi ng aking negosyo. Ang pakiramdam ko po, pinabayaan ako ng Diyos at maraming pagkakataon, parang mag-isa na lang ako sa mundong ito. Nalungkot po ako nung marinig ang kanyang ikinuwento sa akin. Kaya't sinabi ko sa kanya, una po, alalahanin ninyo na ang Diyos kailanman hindi marunong magpabaya. Uulitin ko po, ang Panginoong Diyos kailanman hindi marunong magpabaya. Dahil siya mismo ang nagsabi, "Ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan." Ang Diyos, kapag nagsabi, tinutupad niya ito. Wala siyang sinabi na hindi magkakaroon ng katuparan. Hindi kagaya ng tao. Ang Diyos, totoo sa kanyang mga salita. Mangyayari at mangyayari ang lahat ng kanyang sinabi at inihabilin. Ipinaalala ko rin sa kanya na may rason at kadahilanan ang bawat nangyayari sa ating buhay. Minsan, ang pagbagsak ng negosyo ay dahil na rin sa ating kasakiman at kapabayaan. Kaya huwag nating isisi ang mga ito sa Diyos. Dahil kailanman, ang Diyos natin hindi maaaring mag-isip at gumawa ng masama sa atin. Dahil laban ito sa kaniyang kalikasan. Dahil ang Diyos tunay at sadyang mabuti. Walang bahid ni katiting na kasamaan. Ang Diyos sa makatuwid hindi kayang gumawa ng anumang masama o kasalanan. Kaya maraming ipinapahintulot ang Diyos na mga pangyayari na minsan hindi maganda, ngunit hindi siya ang may likha nito. Hindi para pahirapan tayo, kung hindi mas lalo tayong matuto sa buhay at upang mas makita natin ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaya idinugtong ko sa kanya ang pagkawala ng inyong mga ari-arian, mga sasakyan, mga bahay at lupa ay maaaring hudyat upang mas makita po ninyo kung ano
ang tunay na mahalaga at mas makabuluhan sa buhay. At ito ay hindi ang material na bagay na maaaring masira, maubos at mawala, kung hindi ang mahalaga ay ang langit. Mas mahalagang magsumikap tayo na makamit ang langit kaysa makamit ang makamundong bagay. Sa mga sandaling iyon, napansin ko na ang luha sa kanyang mata ay nagsimulang tumulo. At kanyang sinabi sa akin, "Tama po pala, Father, nakalimutan ko na kasi ang Diyos. Naging abal ako sa aking negosyo at trabaho. Nakalimutan ko na rin po na may langit pala at may pag-asa pang naghihintay sa mga kagaya ko na minsan nang nabulag sa kinang ng kayamanan at karangalan. Salamat po, Father, at ako'y nagpapasalamat ngayon sa Diyos dahil muli niyang ipinaalala sa akin kung ano ang masigit na mahalaga at makabuluhan sa ating buhay habang tayo ay naririto sa lupa. Mas higit ko po ngayong ibibigay ang aking sarili para sa paglilingkod sa Diyos at sa aking kapwa na walang hihintayin ni isang kapalit." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay muling nagpapaalala sa atin na ang tunay nating tahanan ay langit. Uulitin ko po, ang tunay nating tahanan ay langit. At ito po ang naghihintay sa sinumang magiging tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Ang mga pagsubok, hamon, at pagpapakasakit natin sa buhay, panandalian lamang. Hindi ito magtatagal. Hindi magtatagal din ang ating kayamanan. Hindi magtatagal ang ating kapangyarihan. Hindi magtatagal ang ating profesyon. Hindi magtatagal kung anumang material na bagay ang pinangahawakan mo at nagpapasaya sa iyo sa kasalukuyan. May isang tiyak, mga kapatid at mga kadiboto, lahat tayo mamamatay. At naway sa ating pagpanaw, kagaya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ay mabuhay din tayong muli sa diwa ng pananampalataya at pagmamahal natin. At naway, kagaya ng ating mahal na Poon, tayo ring lahat umakyat sa tunay nating tahanan, ang langit. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag na ipinaalala sa atin sa ikalawang pagbasa, ito yung sinabi, na pagkalooban nawa tayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya, naway liwanagan ng Diyos ang ating mga isip upang malaman natin ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Napakagandang paalala na nawa tayo ay mapuno sa lahat ng pagkakataon ng espiritu, ng karunungan, at ng kaliwanagan. Una, upang maipagpatuloy natin ang misyon na iniwan at inihabilin sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno habang tayong lahat nabubuhay
dito sa lupa. At ikalawa, upang mapahalagahan natin na kung ano ang tunay na mas mahalaga at makabuluhan sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway balang araw sa bisa ng ating pag-ibig at pananampalataya sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, tayong lahat na naririto ngayon ay sama-samang umakyat at makapasok sa ating tunay na tahanan, ang langit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin, si Kristo, ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabilis ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na hahandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa iyo. Mahal na tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayay, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haling dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya at katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli ay ipinapaalala sa atin na ang buhay natin sa lupa panandalian lamang. Mas piliin natin ang buhay sa langit, ang buhay na hindi na kailanman magwawakas. Sa turo at tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mangangamba, mangungulat.
kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa man magmabahala pagkat kapiling ako tuwing na anong dilim, anong lagim ang tatahaki, kayo'y aalagaan, gagabayan kailan pa sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa man magmabahala pagkat kapiling ako tuwing na bansang aking sinubo, wag masip ayo at wag sumuko, kayo'y pangungunahan pagsasanggalang kailan pa man, kailan pa man di mawawa pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa man wag mabahala pagkat kapiling ako tuwing na. Kailan pa man wag mabahala pagkat kapiling ako tuwing na. Announcement. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communication pang-archdiocesan at pang-bansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sinuman
ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapili niya. Patuloy pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kaniyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob niyang siya'y magpakita sa inyo nang may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kaniyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niyang magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, karangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,